So, yung napag-aralan natin dito sa variations in pressure head, so nag-work siya kapag uniform po yung ating liquid or homogeneous yung ating liquid. So, paano naman na kaya yung mangyayari kapag tayo ay may iba't ibang uri na ng liquid? So, ano ba ulit yung na-derive nating equation? Diba, ang sabi natin, P daw, yung pressure daw, is equal lang to gamma H. So, kung meron pa rin tayong iba't ibang uri ng liquid, so, magiging iba't iba lang yung uri ng ating gamma at saka nung ating height depending doon sa ating liquid. Like, so, for example, kung tayo ay merong pressure sa bottom, kung ito yung gusto nating malaman, so, paano kaya natin ito maisosolve, no? So, syempre, magsisimula tayo sa top, papunta doon sa bottom. So, okay. So, try natin yun, no? So, para mas makita natin, lagyan natin ng, ng figure, no? So, dito, from this point, pupunta tayo dito sa this line ng pressure. So, P is equal to gamma H. So, magdadagdag lang tayo, no? However, in this, magdadagdag lang tayo. So, it is positive, no? So, kung meron tayong air pressure dito, pressure is equal to gamma H. However, given na po siya na pressure, so, hindi na natin kailangan ng gamma H. So, ilalagay na lang natin mismo yung pressure na air pressure, yung given lang. No? So, nandito na tayo sa point na to. So, therefore, kung bababa pa tayo, ano pong mangyayari kapag bumababa? Mag-a-add po ba ng gamma H or magsusubtract? Okay, so, syempre, mag-a-add tayo dahil as we go down, the pressure increases. So, magdadagdag lang tayo ng gamma H. So, gamma liquid 1 times H1. Okay, so so nandito na tayo sa point na to. So ano kaya ulit mangyayari kapag bababa pa tayo? So kapag bababa pa tayo, di magdadagdag lang ulit tayo ng gamma H. So gamma 2 H2. Tapos kapag bababa pa ulit tayo, so nandun na tayo, no? Nandito na tayo sa P, sa pressure ng bottom, which is plus gamma 3 H3. So is equal yan kaya saan? Sa pressure at bottom. So, na-solve na natin, no? So, yun lang pala yun. So, summation lang siya lahat ng gamma H. So, rewriting this equation, we could say na, ayan, pressure 1 plus gamma 1 H1 plus gamma 2 H2 plus gamma 3 H3 is equal to pressure at bottom. So, yan lang yun, no? Para malaman natin yung pressure sa bottom, magsisimula tayo sa itaas. So, pressure, air pressure plus gamma 1H1 plus gamma 2H2 plus gamma 3H3, yun na yung pressure sa bottom.